Mapua tsaka San Beda. Well, nakabawi yung Mapua, no? Nag-adjust sila. Nagkaroon sila ng three guard lineup, yung Royo, Cortez at saka to si Royo, si Cortez at saka yung isa pa nilang guardia. So bumilis yung pace nila, no? Nilagay nila si Payosing off the bench kasi usually yun ang starting five nila. So bumilis yung pace. Dahil bumilis yung pace, no? Umaatake ng maaga tong San Beda. Naging physical itong Mapua. Hard foul on Jacob Cortez. At yun yung nag-fuel sa Mapua, sa San Beda na lalong dumiin. Nasaktan si Jacob Cortez doon. Nasaktan si Jomel Puno. Yun ang lalong dumiin. Kasi pang nakikita mo yung kakampi mong nasasaktan o ikaw nasasaktan, gumaganda yung laro mo. So yun lang yun. At saka yung size ng ng San Beda, obvious sa rebounding. Yung box out tactics nila gumana. Additional possessions yun, na control nila yung boards, kaya na control nila yung game. Well, nag-adjust talaga totally yung Mapua. Non-factor yung Escamis, yung Bonifacio was non-factor. No, kasi nagulat eh. Na-disrupt yung hindi yun ang inaasahan ng Mapua na gagawin ng San Beda. So, nag-adjust sila. So, ganun yun. Eh, you know, nag-adjust sila by quickening the pace. Na parang nagulantang yung Mapua kung sa pangyayaring yun. So, yun lang yung nangyari sa larong yun. Kaya 1-1. Okay? May game 3, may sudden death itong Mapua San Beda NCAA Season 99 Finals. So, yun lang po.